All right, so dito, hilingian po yung apat ng mga kandidato sa pagkapangulo ng one-word description sa bawat larawan. Ngayon, allies. Ang ibig sabihin po nitong test na to, this is a psychological test para ho sa kanila. Sapagkat tinatakbuhan nila pang panguluhan, kailangan dito mataas po yung level of accuracy, yung talino, ika nga. China. Dahil sa posisyon na kanilang gustong tahakin. Right, so ngayon dito, Susmar Joseph, nagkalat ng nagkalat ang ilang China mga kandidato kasama na ang ina nyo. Allies. American flag. China. Trade partner. Chinese flag. Hi mga katropa, nandito ako sa grocery pero hindi ako makatiis eh. Ang description ay iba sa identification. Ang description, tayo ay naglalahad ng character or nature ng isang bagay, no? Kagaya halimbawa, description, no? Beautiful. Oh, strong, brave, understanding, kind. Yan ay description. Ang identification, halimbawa ay Ligo Sardines. Ano yan eh? Names na kagaya halimbawa ng flower, no? Identification. Flag, identification. Iba yung description dahil kasi magkaiba talaga yung tinuturo yan sa atin sa elementary, no? Kaya huwag natin kalimutan, ha? Description ay character or nature na isang bagay. Halimbawa, mabait, no? Matapang, understanding. Maunawiin. Yan, mga description yan. Pagka naman noun, yung pangalan ng tao, Larigadon, identification yan. Flag, identification yan. America, identification. Mga lugar o pangalan. Ayan, pangalan ng lugar. Yan. Yan, magkakaiba yan, identification at saka description. Okay, maliwanag ba? At mga katropa, balik tayo sa math. Pag sinabing one word, isa lang, no? Hindi yung sentence na multiple words, no? Pag sinabing one word, kagaya nga na sinabi ko, description, one word. Kind, understanding, brave, ganyan. One word eh. Oo. Ngayon, pagka sinabi mo na, halimbawa, president of Chamber of Commerce and Industry, ganyan, hindi na one word yun, no? Ano ba namang mathematics, one word. Ikaw naman. Tingnan niyo po yung mga paa, nagsasala sa labat na. Yan, ganyan kapag nalipasan ang gutom, nalikabukan sa pagbablog.